Na-busted ka na ba? No. Oh, with confidence, ha? Talagang, no. 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 Nag-give way, yes. Meron ka bang babaeng itinuturing na the one that got away? Yes. Artista ba to? RJ! Yes, Sir Nelson! Finally, natuloy din. Finally, natuloy din. You know, ito ang sasabihin ko, I think hindi naman alam ng maraming tao na parang ang weird lang talaga pag tinatawag kitang Alden. Kasi ever since talaga ang tawag ko sa'yo, RJ. Hindi ako sanay. Pero okay lang naman. At hindi, lang nila, kasi close talaga tayo. Yun, pangalan mo rin talaga yun, eh, di ba? Pero di ba parang yung pag tinatawag kita ng Alden, parang may weird tayong parang... Parang, ha? Ha? Ayoko? Oo. Tapos bigla mo akong sisigunda ng Miss Nelson. Tama ka dyan, Miss Nelson. So kapag Sir Nelson, ibig sabihin tama yung tawag ng pangalan. Oo. Pag tinawag kita RJ, oo. Ayan. Okay. Ayan. Yun ang pinagagalingan. Kasi minsan may nagtatanong sa akin, at kaya tinatawag ni Alden ng Miss Nelson? Sabi ko, ay naku, mahirap i-explain. I cannot remember kung kailan kita first na interview. Parang hindi ko alam kung alakdana na ba o doon pa sa Twin Academy. Baka Twin Academy? Oo. Hindi, pero may mga kasama ka pa noon eh. Parang, di ba? Group interview. Group, oo. Never solo. Actually, 2016 lang yata nag-start yung mga solo interviews. Uy, sobra ko naman. joke lang. You know, naalala ko tuloy, no? Parang, noong 2000, I don't know the exact year eh. Pero nag-audition ka noon, di ba? Sa Starstruck. Yes. Pero, hindi ikaw yung napili. In fact, pinahiram mo si Rocco Nacino, tama? True story mm-hmm. talaga. Kasi ano yan, parang 100 yata kami. And then, they're gonna decide to cut us to 60. Mm-hmm. Kasi ako, ever since I was born ready kasi ako, so kapag may pinadalang requirements, minsan sinosobrahan ko or nagdadala ako ng options para at least hindi... Kumbaga maraming pagpipilian from kasi yung requirements lang. So, the day of the selection, parang sininda na kami ng requirements na, okay, so ito, dadali nyo, white shirt, ganyan, kasi from civilian clothing, lahat kayo mag-white shirt with the Starstruck sticker. So, just so happened na nagpaka-ready ako ng dalawang t-shirt. So sabi ko, sige Rocco, ito may extra shirt ako, i-remin mo na lang. So, top 60 kami. Tapos ito na yung tinelevise. Ito na yung tinape. Isa-isa yun. Congratulations or thank you. Oh, thank you. Yung dalawang words na maririnig mo. Siguro, I don't know kung pang nasa... Kasi 60 kami, so feeling baka nasa mga pang 24th, 26th, or 25th name yung natawag sa akin. So, sabi ko, Lord, iba yung kaba ko nun eh. Parang sabi ko, kung congratulations, so parang worth it lahat ng pagod. Tapos kung hindi naman, hindi ko pa alam. Kasi when you're in that situation, syempre, ang gusto mo talaga, pasok pa. Ayaw mo nung... Siyempre, when you're exerting effort into something, you expect something in return, a reward. In a way. Kaya ang hirap ng situation namin noon. Kasi from Laguna, minsan nagko-commute kami, minsan nagre-rent kami ng sasakyan, wala naman akong pambayad noon. So, parang ginagawan lang talaga ng paraan para makapag-sustain kami ng travel papuntang Manila. Kasi nga, probinsyano ako eh. So, ayun na, tinawag na. Thank you. Kita. Ewan ko, merong snippet nun or merong clip nun. Ewan ko kung mahanap mo yun, sir. Meron ako nun. Ang sakit-sakit ng bow na yun. Dahil kitang-kita ko sa mukha ko, disappointed. So, Kurt, sobrang nasaktan ako nung time yun. Kasi, sometimes, hindi patama yung oras. Ako naniniwala ako sa tamang timing at sa pasensya. Pero that time, hindi pa masyadong malinaw sa akin yung konsepto ng
parang try, you fail, and then try again the next time, fail na naman. Hindi siya malinaw sa akin kasi ang point of view ko lang naman, perspective ko naman was sa lahat ng mga bagay na pinaghihirapan ko, I want to be successful in that. Pero as unfortunately, I was so young and parang masyado pa akong oblivious with the facts na hindi ganun kadali lahat. Buti hindi ka na wala ng pag-asa noon. Like parang hindi mo naramdaman na parang ayoko na kasi parang ayoko na! Ayoko na noon! Totoo? Kasi yun ang hindi ko alam ah, na, yes. Na almost nag-quit ka na. Ayoko na, Sir Nelson. Parang kasi ilang beses na akong ma-absent sa school that time, ilang beses na akong pina-priority ko tong bagay na to over anything. Family gathering, birthday, attendance sa school. Andun ako eh. Ganun ko siya kagusto. Kasi nga, ganun ko kagusto makapasok dito. Because we're in dire need of financial aid. Na feeling ko, pag-aartista yung makakasagot nun. Secondary na lang to dun sa, of course, pangarap ng mami mo. Na maging yes, artista kasi, ka. Mas importante yung need na ipikitain ko. Need na siya eh. Mm-hmm. Wala pa yung passion dun na gusto kong mag-artista kasi gusto kong maging aktor, gusto kong maka-inspire ng maraming tao. Wala pa siya sa picture, wala pa yung konsepto nung time na yun. It's just about the money. Real talk lang, yun talaga siya eh. Yun yung priority that time. Kasi nga, when my mom passed away, my dad had to quit and to resign from his job for 10 years to get the severance pay. To pay for the funeral and gusto kong ano-ano pang mga gastos that time. Uy, so, hindi ko alam yan ah, RJ. Oo, Sir Nelson! Totoo ba? Nag-resign yung tatay ko. And then, kasi nga, kailangan namin ng pambayad sa kuminarya, tapos sa cremation. Oo. Tapos, naalala ko pa nun yung ibang sobra nun. Pinambilin namin ng mga bagong appliances kasi yung appliances namin, kawawa naman kami. Eh so, ilang months walang work yung dad ko nun. And mahirap yung buhay talaga. Nakaasa kami sa tulong sa mga kapatid ni dad abroad. So, very thankful naman ako sa ganun, especially sa lola ko that time kasi siya talaga yung nag-aalaga sa amin. Siya muna yung nag-take care of the finances that time. Tapos, yung tatay ko naman that time, nakakukuha ng trabaho pero hindi regular. Mga contractual lang siya. So, parang dun pa rin yung line ng trabaho niya after niyang mawalan ng work. So, yun, parang seasonal lang yung sweldo, so hindi pwede yun na ganong setup. So, sa sarili ko, sino kikilo sa aming magkapatid? Sa aming tatlo? Eh, yung kapatid kong panganay, nagtatapos ng pag-aaral. I was also going to school. Pero that time kasi, nung time na yon, ang pinangpapaaral ko is yung mga talent fees na nakukuha ko sa mga gigs and commercials. Ganyan. Sa modeling. Mm-hmm. So, yun yung pinambabayad ko ng tuition fee ko. Eh, hindi rin ako pwedeng umasa dun kasi inconsistent din yun eh. Parang seasonal din. Eh, paano kung wala? So, gutom. Parang ganun. Ganun yung nag-moments na nagdodon sa akin na parang hindi pwedeng ganito. Hindi kami pwedeng mabuhay ng ganito na okay today, tas tomorrow, parang bahala na. So, I was really having a hard time to decide whether to continue school or quit school for showbiz. So nangyayari na nga yun, parang meron na akong mga commercials, brand ganito, endorsement, pictorial for this, ganyan. And then, yun nga, yung audition sa GMA, hindi tayo nakuha. So, sa dami ng sacrifices na ginawa ko for me to be able to penetrate the industry, parang dun sa moment ng starstruck, parang ayoko na. Ayoko na siyang tuloy. Parang sabi ko, kalokohan na to. Kumbaga, tinanggap mo na sa sarili mo na wala na. Wala na. So, parang sabi ko, plan B na tayo. Parang ganun. Plan B na, tuloy ko na lang yung studies ko. Pag natapos ko to, mas siguradong may trabaho pa ako. So, when I was rejected from Starstruck, I was so down. Ayoko na. Parang, siguro sa dami ng try and try until you succeed ko, napagod na ako. Iniyakan mo yun? Oo!
As sobra. In. Sobra, parang that time, sinasabi ng mga taong kasama ko, okay lang yan, kaya mo yan, next Bawi na lang tayo. Pero sabi ko, okay lang ba, iiyak ko lang tong moment na to. Kasi hindi ko kaya, so sobrang bigat nito. Sabi ko, ayokong, gusto kong i-acknowledge tong moment na to as a moment of defeat, a moment of rejection, failure, a moment of parang yun yung time na talunan ako that time. So I had to acknowledge that. Gusto ko lang maging malungkot that time. So yeah. And then I realized na, hindi, sige, tutuloy ko na lang yung studies ko. Wala akong future sa showbiz. Hindi ito para sa akin. Mm-hmm. True enough, I continued schooling. And then, nung, for some reason, merong moment na nasa school ako, biglang tumawag yung manager ko. Si Carlites that time, sabi niya, may audition sa GMA for a soap. Gusto mo bang puntahan? That day, meron akong PE class na dahil dun sa consecutive absence ko because of attending auditions, meron lang ako until 4 absences bago ako mag-drop sa subject na yun. So basically, pag na-drop ka sa isang subject sa college, iti-take mo siya, i-retake mo siya the next term, sa next sem. So gastos ulit yun kasi babayaran mo yun eh. So nag-wi-wi ako that time. Sabi ko, ano, papasok ba ako? O pupuntahan ko tong isang uncertain na bagay na inayawan ko na. Lord, help me that time. Parang, sa ba pupunta dito? Sa ma-sure o sa uncertain? Pero pag... pag kumita ka naman, bongga naman. Pag napasok mo naman, itodo ka naman. Mm-hmm. I've decided, sige, iwan ko school, punta ako audition. So, nung pumunta ako audition, yun na yung audition ko for my very first soap sa GMA, which was Alakdana. It was with Direk Mac Alejandre that time and si Luis nandun. So basically, yeah. Si Luis na yung cast na leading lady and then kailangan na ng tatlong leading man. Mm-hmm. So si Richie Paul Gutierrez yun, Paolo Avellino, tsaka ako. Mm-hmm. Pinalad akong makuha. So it turns out na minsan sa buhay, kapag tumalikod ka na at napagod ka na, sasabihin ni Lord, teka, huwag kang munang pasaway dyan. Halika dito. Oh, ito. Ito gusto mo, di ba? So, may ganong moments talaga. But I'm not saying na na laging nangyayari yun. It's a different case with every story of every life. I believe you. Yes, pero, hindi. Alden, if there is one conversation na maaalala ko sa atin, kaya tayo naging close siguro eh. Dahil, you remember that? Kasi sinabi mo yan eh, parang nakapenetrate ka na sa showbiz, na nagkaroon ka na ng soap, pero hindi naman talaga siya yung talagang successful ka talaga agad eh. Oh. Diba? And I remember that conversation we had in Ipulaga. Hindi pa nga ikaw yung pinuntahan ko sa Ipulaga noon eh. Kasi parang hunk host, parang ganon, one of the... Parang guest host. Parang guest host ka ng... So yun, nung time na yun. And sabi ko sa iyo 'di ba sa backstage parang so anong gagawin mo na? Sabi mo sa akin 'di ba parang wala pa eh. Hindi ko nga alam, may binabayaran akong bahay ngayon. May binabayaran akong kotse ngayon. Yes. Hindi ko alam kung saan ko kukunin. Tapos de sabi ko 'di ba parang meron 'yan, huwag kang mag-alala kasi maayos naman yung trabaho mo eh. And after 2 weeks, Aldab. That's it, 2016. Diba? I mean, hindi mo alam kung kailan ka saswertehen. Tsaka, parang ako kasi din, Sir Nelson, hindi ako naniniwala kasi sa swerte. Mas naniniwala ako sa blessing. Ay, totoo yun. Parang, if you're really true to your prayers, you're a good person with a good heart. Ano bang prayer mo? Wait, ano bang prayer mo dati? Actually, yung prayers ko before until now, same. Okay. Parang, Lord, ibigay niyo lang po yung tama sa akin. I'm not expecting more than what I have now because I'm so blessed already. I am a vessel
of you to share, to channel the blessings na binibigay mo sa akin. Basta ibigay nyo lang po yung tama sa akin. Yung kung sa kung ano lang yung tingin nyong deserve ko. So, hindi ako nagdadasal ng particular. Natanda, syempre, meron ng time pinagdadasal na certain successes of a specific mm-hmm. event or project, mm-hmm. ganyan. Pero, in general, yun lang. Parang, I don't want to demand. Kasi ang dami na nang binigay sa akin. Sobra-sobra pa than what I've expected. And I think, patuloy pa rin. Ganun. Parang when you pray and parang a selfless prayer, that's where you're given more. Eh. I think so. Don't wanna bibigyan ng parang more than what you're asking for. So, yun lang siguro. Parang, kasi when you pray a selfless prayer, pati pagkatao mo, selfless. Hmm. I mean, from the moment you wake up, you are a selfless person. You put other people first before yourself. And I think that's one of the greatest blessings. Ako, i-judge na kita, RJ. Ito yung pagkakaalam ko kasi sa'yo eh. Like parang, I think ang sikreto mo rin is, I don't know kung tama ako pero ito yung tingin ko sa'yo. Parang, kung ano yung meron ka, okay na ako dito eh. Parang, yung hindi na ako, like parang, hindi na ako mag-aspire na, I mean, we're talking about yung, at least yung mga material things ba, yes. Na, parang, hindi kita nakita na bumili nung when you were starting ng mga bagay na, aanuhin mo. Hindi kasi, parang, share ko lang tong isang line na natutunan ko sa spiritual advisor ko, which is Father Jeff. Sabi niya, when you're blessed in life, you don't raise your standard of living, you raise your standard of giving. Hmm. At saka gusto ko yung sinabi mo na parang when you pray, kasi ever since ako din, ganun, when I pray, parang, Lord, make me a vessel that I may carry everything that you would want people to have. Kasi, yeah. I-share mo rin, at saka pag yung mararamdaman mo na parang, yes. Pag yung meron ka, tapos alam mong parang hindi sa'yo yun, talagang ibinibigay mo eh. Alam mo pag nagbigay ka, 'di ba? Parang yung parang alam mo kung ano yung hindi akin 'to. Kailangan yes. talagang alam mo lang yung dapat. Kasi same tayo, Sir Nelson, may ganyan. That's why ganun yung nangyari sa AR College. Mm-hmm. Yung scholars ko pag feeling ko sobra lang siya. Ko, ma'am, paral ka nga, hanap ka ng bata, yung kawawa. Nagsimula lang yun, 'di ba? Nang yung mag-aral tayo. Before pa siya maging foundation, and you have been doing this for over a decade now. And nobody knows. Nobody knows. Ayoko sa Intelligence. Kasi para self-service siya, Sir Nelson. Parang self-service. Okay. Like yung, I don't have anything against people who publicize mm-hmm. their charities. But it's just me. That's my perception. Kung ako yung gagawa nun. Feeling ko, siniservicean ko yung sarili ko for approval. And I'm not really a fan of approvals. Kasi the less, bawal magbura dito eh. No. Kasi the less you give up. Oo. The happier you can be. At saka, totoo yun, never kang naging fan ng approval. Kasi every time sabihin ko sa'yo, ang galing mo doon ah, win-walkoutan mo ako eh. Ayaw. True story yan. Like, totoo, like parang gusto mong bisitin si Alden, purihin mo siya. Yeah! Wag. Sabihin nyo na lang yung mali, huwag nyo lang akong... Kasi parang form of patronage eh, parang ganun eh, parang masya, I don't need it, I don't need mga yes man, mga, lagi lang yes ng yes sa lahat ng ginagawa ko. I want someone who criticize me. May isa ka namang yes man eh. Sino? Mama Ten, yung binabanggit natin, si Ten, di ba? Like parang, he has been there since... Day 13 years. 13 years. Hindi ka so, pa, hindi mo pa ginagamit yung Alden Richards wala na name. Pa, wala Richard pa. Richard Fokerson Jr.